Ay guys, marami pong salamat sa pag-click ng video na to. Ngayon po ay ating i-review ay ang Dove soap or Dove products. So kilala naman natin according sa mga commercial ng Dove na ito is for sensitive skin or para hindi harsh yung ginagamit na ng sabon or pang cleanse ng ating katawan, especially sa ating mukha. Kasi ito yung pinaka window ng ating soul, di ba? So etong Dove, actually dati ayaw na ayaw ko ng Dove kasi parang ang image sa akin ng Dove is pag once na nagsabon ka is parang madulas, parang ganun. So dahil ang ginagamit ko dati, akala ko ang malinis is yung yung alam mo yung parang tumutunog ako, yung parang yung pag meron kang hinugasan ng pinggan, yung parang yung squeaky clean, parang ganun. Hindi ganun yung dati kong thinking sa mga especially sa skin, sa face. So yun ang mas preferred ko dati, pero ngayon na-realize ko na the more na squeaky clean yung mukha mo gamit yung mga bar soap, hindi pala siya maganda kasi it would cause more oil sa mukha. Kasi kapag nagda-dry yung oil, marirealize ng katawan mo na ay ang sobrang dry, so kailangan natin mag-produce more oil. So yun kung bakit tayo nagiging oily skin. So since ngayon na nga, meron din tayong mga other products or alam mo yun na harsh talaga sa mukha, so mas nire-recommend na pang cleanse is mga hypoallergenic na mga products kagaya ng Tender Care at Dove. Pero mas preferred ko ang Dove kasi ang dami niyang variant ba? Pa-correct na lang kung mali. So may mga iba-ibang scent na mga pwedeng matry na which is good kasi makikita mo yung mga description nung mga mismong concentration ng mismong soap na yun. At lahat yun is harsh free sa skin, especially sa mukha. So ito yung ginagamit ko na soap sa aking mukha, which is very good talaga siya kasi ang downside lang nito, wala kasi siya yung mga whitening agents na mas sinahanap ko. So kung meron sana Dove, kung meron kayong ganong product, sana hopefully magkaroon kayo na parang glutathione or papaya na Dove or ano pa ba, mga ganon ba. Basta kahit na anong product na makakapagpaputi, okay na ako dun. Pero syempre parang hindi kasi ganon yung concentration ng Dove. So ito nga pala guys, ito yung ginagamit kong sabon, tong Dove na Go Fresh Cool Moisture. Ito yung pipino. Ang bango niya guys. So ito yung binili ko. So bibili pa ba ako ulit? Yes, bibili pa ako kasi murang-mura lang siya. Nasa around 40, 50, 60, ganun lang. Sorry, hindi ko alam yung price pero nagdedepende rin kasi yan dun sa kung saan ka bibili. Pero hindi siya lalagpas ng 100 pesos. And I assure you, it is really worth it. Hindi siya mamimili kung oily or dry skin ka. It is very neutral. Pwede siya sa all types of skin. Kaya napakaganda ng product na to. So, hindi naman to sponsored ng Dove tong video na to. Gusto ko lang i-share talaga yung mga ginagamit ko para sa sensitive skin na kagaya ko. So next time i-reveal ko din yung sarili ko sa video para mas lalo nyo pang maunawaan kung ano ba yung mga sinasabi ko dito. Okay, so marami pong salamat sa pag-click ng video na to. At kung nakarating ka dito sa video na to, don't forget na rin po na mag-subscribe, click nyo na po yung notification bell. At kung gusto nyo pong magpa video greetings or what I mean is i-greet ko kayo dito sa mga videos ko, comment nyo lang sa baba. Magkakaroon din po tayo ng giveaways next time kapag nilaunch na natin yung talagang official video natin, yung mga talagang legit na talagang YouTuber. Anyway, so yun nga lang. Ano pa ba yung masasabi ko dito? Nagre-review din po ako ng mga products. So meron din po tayong mga upcoming mga
tawag doon, upcoming mga videos na talagang maganda na papanoorin ninyo. So nagre-review ako ng products, so kung merong mga gustong magkaroon ng meron kayong gustong i-product review, i-comment nyo lang sa baba. Kung meron po kayong papa-sponsor, sige, comment nyo lang. Gustong-gusto ko yung mga ganyan kasi gusto ko mag-try ng mga products. Hindi dahil kailangan ng ano, dahil wala lang. Gusto ko makatulong sa mga tao na gustong mag-review or gusto talagang mag-research muna sa mga products. So, ang mga nire-review ko talagang product is talagang walang preno, kung sinasabi ko lang kung ano yung gusto ko, ayaw ko, tsaka comment ko dun sa mismong product na yun para naman sa kaalaman din ng lahat. Pero ito is magiging base lang sa sarili kong experience, sarili kong naranasan dun sa mismong product na yun. So don't take against dun sa mga product na review ko kasi it will be based, everything will be based sa aking sariling experience. So depende talaga yun. Pero pwede nyo na din na itry para ma-compare natin. So, comment nyo na lang din sa mga baba kung meron na kayong mga product na gustong ipa-review or i-re-review. Bibili natin yan. Sige po. Salamat.